tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Sa wakas, natakasan ko rin ang sindikatong iyon. Ngayon ay magiging ganap na akong ligtas. Ipapadiretso ko ang taxi na ito sa pier. At mula doon ay makakarating na ako sa Maynila. At mula sa Maynila ay makakauwi na ako ng probinsya. Oh, ayaw siya! Mabunod niyo! Kailangan mailigaw ko sila para makalayo ko dito. Papasok na ako sa trabaho. Ano, mag-isa ka lang dito. Ano kaya kung doon ka lang muna sa bahay? Okay lang ako dito, mahal. Marami akong gagawin dito. Maglalaba, maglilinis, kung ano na ano pa. Ano kaya kung kumuha na lang tayo ng kasama sa bahay? Hindi ka na mahihirapang maglaba, maglilinis. Ano? Ikaw talaga, gagawin mo pang boring ang buhay ko. Ayoko nga. Nagliring yung cellphone mo. Sagutin mo na nga. Natalis na ako, ha? Mahal, ibang numero to. Ha? Ikaw na kaya ang sumagot niyan. Baka sino lang yan. Cellphone mo yung tinatawagan eh. Ibig sabihin, ikaw ang gusto yung kausapin. Sige na, sagutin mo na. Sige na nga. Hello? Sam? Sarang makausap si Lita. Pero biglang sumulupot ang mga humahabol sa akin. Anong gagawin ko? Saan ako magtatago? Siguradong papatayin ako ng grupo ng sindikatong yon kung mahuhuli nila ako. Si Sam ang tumawag sa'yo? Oo, mahal. Anong sabi? Wala eh. Pagkabanggit ko ng pangalan niya, biglang naputol naman ang linya. Paano kung makikipagbalikan siya sa'yo? At ano sa palagay mo, ha? Makikipagbalikan pa ba ako sa kanya? Asawa mo na ako. Kasal tayo. At saka wala ka nang dapat ipag-alala pa. Bakit? Natatakot ka bang harapin siya? Kung ako lang, walang problema. Iniisip ko lang kasi ikaw eh. Baka biglang magbagong isip mo. Magbago man ang damdamin ko, wala na siyang magagawa. Dahil kasal na tayo. At heto ang maipapangako ko sa'yo ah. Sa araw ng ating kasal, nawala ng parang bula ang anumang damdamin ko sa kanya. Pangako? Pangako. Anong sinabi mo? Uuwi na si Sam. Tumawag ba siya sa'yo, ha, Lita? Opo, pero hindi naman kami nagkausap dahil biglang naputo lang din niya. Uuwi na ako. Uuwi na rin ang anak ko eh. O ano kayang nangyari sa kanya at hindi siya tumawag ni minsan?
Iyon sanang itatanong ko eh, kaso biglang naputol ang linya ng telepono. Kaya pala, eh parang ninenervyos ako nitong mga nakaraang araw. Uuwi na pala yung anak ko, Lita! Sila. Naibigaw ko na ang mga kumag na yon. Kaya lang, napalayo naman ako sa pier. Hindi bali, marami naman akong dala ng pera. Pwede akong sasakay sa eroplano para mas madali akong karating sa Maynila. Kailangan matawagan ko si Jan. At sa kanya ko sasabihin ang kasalukuyang kalagayan ko para makatawag na ito ng pulis. Mahal, hindi ka pa ba papasok sa kwarto natin? Naantok na ako eh. Maulang ka na. Maulang ka naman tulog dahil tatapusin pala itong report ko. Ha? Sige, good night. May tumutawang. Walang pangalan naman ang ulumin nito ha. Sino kaya ito? Hello? Pare, kailangan kong tulong mo. Ha? Tumawag ka ng pulis dahil hinahabol ako ng mga miyembro ng Triad Syndicate. Ano? Nasaan ka ba? Hello? Sam? Hello? Hello? Ano ka mo? Tinawagan ka ni Sam? Ha? Opo. Naputo lang pag-uusap namin kaya ni kinaruro lang niya. Hindi niya nasabi sa akin. Basta ang maliwanag na sinabi sa akin eh, tatawag daw ako ng pulis. Ano? May nagpapatawag ng pulis? Ibig sabihin, nasa pangalibang buhay ng anak ko. Yun hong hinala ko. Dahil, bakit siya nagpapatawag ng pulis? Kung hindi na sa pangalibang buhay niya. Kung gano'n lika, samahan mo ako sa presinto. Ang problema, hindi ho niya nabanggit sa akin kung nasan siya. Saan natin papupuntahin yung mga pulis? Naiiligaw ko na nga mga humahabol sa akin. Pwede na kung naubas dito sa pinagtataguan ko. Sa wakas, makakauwi na ako sa probinsya. Sam! Oh. Kasi nakara mo, ikaw nakalayo na. Nakakabali ka. Hindi mo alam, bawat punta mo nasusundok ka namin dahil nakadikit sa'yo. Sa puro mo, yung Amerika, Bela. Ha? Ako sabi naman sa'yo, hindi mo kami matatakasan eh. Ito napakalaki mo pagkakamali, ha? Dagol! Bitbitin mo kumak na yan, ha? Pwede pa mo tumakbo dahil papaulit pa lamang si Dagol. Sige! Tumakbo lang tumakbo! Pagkuli mo salili mo hanggang sa kusa ka nasusoko sa amin, sige! Thank you.
nasa pulo kong mini camera. Kailangang maalis ko para hindi nila ako masundan. Ah, oh, ito nga, nasa kwelyo ng pulo ko. Akala ko, extra botones lang. Yun pala, mini camera na. Ah, itatapon ko na para hindi na nila ako. Oh. Hoy! Kung inaakala mo'y makakatakas ka sa amin, nagkakamali ka! Para sabihin ko sa'yo, nagkalaan kami ng miyembro ng Trial Syndicate! Isang tawag lang namin! Agarin kaming kuikilos kaya magdasal ka na! Kung nagawa kong takasan sa inyo, magagawa ko tatakasan ito. At huwag ka magkakamaling tumakbo dahil aabot ka kahit ilang metro ng bala ng baril ko! Oh, may baril siya at itinutok sa akin. Posing, nakakorder ko na kulubang! Dadaling ko naman yan! Okay, sige! Dadaling ko na dyan! Sinabi ko naman sa'yo na mahirap kami kalampana. Pagkakalang marimisip na ito, pag-asa pa ako makatakas, gagamitin ko ang kalaman ko sa martial arts na pinag-aralan ko sa kulayo pa. Mamatay rin lang ako. Mamamatay kung lumalaban. Ngayon na. Dalawang napatumba ko. Kasama si Jake. Tatakbo ko ulit. Sobrang pagod ko. Hindi bale, narito na ako sa loob ng aeroplano. Ilang sandali na lang, lilipad na. Ayan, umaalis ng aeroplano. Nasisiguro ko na ang aking kaligtasan. Oh, salamat naman. Ang mabuti pa, i-blip na ako para mabawi ko ang nawala kong lakas. Sa akin na ikaw pa rin ang numero unong swimmer. Talaga? Sige, dyan na ako. Sige, humabol ka pa kung makakahabol ka pa. Hindi ko naman tumakbo. Nakalayo ko na kagad. Ah, humabol ka pa! Humabol ka pa kung makakahabol ka! Dyan na ako! Panaginip lang pala. Sa tinagal-tagal namin magkakilala ni Lita, ngayon ko lamang siya napapanaginipan. Matutulog na ako ulit. Bakit nagdududuhal ka? Ha? Lita!
naririto na ako sa airport. Tuluyan ko nang nalayo ng sindikatong yun. At hindi't sa lahat, mayayari ako nang ikasal si Lita. Kung pwede ko nang liparin ang barangay namin, gagawin ko na. Dok, kumusta yung kalagay ng asawa ko? Ikaw bang asawa nitong pasyente? Binabati kita at 3 buwan na ang dinadala ng iyong misis. Talaga po? Oo. Yehoo! Tatay na ako! Tatay na ako! Yehoo! Kaya lang ay may kasilanan ng kanyang pagdadalang tao. Kaya kunting ingat lang. Oo po, Dok. Sabihin nyo lamang po sa akin ang lahat ng dapat namin gawin at susundin namin, Dok. Wala pa ba si Sab? Abay, kausap na raw ni Jan nung isang araw, ah. Eh, iwan ko ba sa lalaking yun? Abay, nagpapatawag lang pulis, pero hindi naman sinabi kung saan yung lugar. Mangimaw! Si Sampo! May tama lang baril! Ha? Ano? Ay, nagkakamali nung siya, Mangimo. Oo, alam kong malalampasan ito ng aking anak. Eh, lumaban ka, anak. Mari, narito kami na nagmamahal sa buhay mo. Lumaban ka para sa amin. Talagang lalaban ako para sa minamahal kong si Lita. Pero nasaan na si Lita? Ibat dapat ay kasama ni Lita ng Itay at si Jan na maghahatid sa akin sa ospital. Pero nasan siya? Nasan siya? Dark, pasensya ka na. Ginabi ako. Sinamahan ko pa kasi si Mangimong sa ospital eh. Oh, kumusta na si Sam? Ewan, maraming na walang dugo sa kanya, pero nagawan din ang paraan. Teka, hindi ka pa ba pupunta sa ospital? Para ano pa? Nagpunta ka na, diba? Oo nga, pero iba pa rin siguro kung dadalawin mo siya doon. Hindi naman ako doktor para pagalingin siya. Sweetheart, ibig ko lang naman sabihin, minsan lang sa buhay mo na maging parte niya. Alam mo, ayoko magkaroon pa ng issue. Issue? Saan? Alam ng mga tao na naging kami ni Sam. Ano na lang sasabihin nila kung pupuntahan ko siya doon sa ospital? Mahalaga pa ba yan yung sasabihin ng mga tao? Isa sasabihin ni Sam. Teka nga. Nag-aalala ka ba sa pwedeng sasabihin ko sa'yo? Parang ganun. Kung mahigit na nakakaalam ng love story ninyong dalawa, ako yun. Sa akin sinabi lahat ni Sam nung tungkol sa inyong dalawa. Wala siyang inilihim sa akin, kaya wala kang dapat
na ipag-alala. Kaya, bisitahin mo na siya sa ospital. Ano ang gagawin ni Sam kung malamang kasal na si Lita kay John? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko